Malalim na usapan ito tungkol sa peke. Hindi ilong, boobs o ano pang pwedeng iritoke. Basta, walang kukurap. Yeah. Ang pilik mata daw ng babae, mas maganda kung makapal, mahaba at naka-curl. Para daw mas expressive, mas maganda, mas sexy. Tambay si Jane ng salon o sa mga bakya, parlor. Kilala na nga siya ng mga staff, pero hindi siya customer. Ang racket niya, mangolekta ng buhok. Yup, yung mga buhok na itinatabas at itinatapon. Hindi po siya magician o scientist, pero nagagawa niya ito pilik mata. Ang standard din para kuhanin, yung mostly natural hair, yung hindi luto sa mga hair dye or mga ribbon, relax yung buhok kasi hindi siya pwedeng gamitin. Sinamahan namin si Jane at pinuntahan namin ang daigdig ng pilik mata. Ang nanay ampi ni Jane ang masasabing reyna ng mga pilik mata. Hindi dahil maganda ang pilik mata niya, kundi matagal na siyang gumagawa ng false eyelashes. Ang pilik mata ang isinusuot ng mga fashionista, galing sa tig-iisang dangkal na buhok na itinatapon ng parlor. Sa probinsya daw ito binubuhol sa sinulid at ibinabalik sa Maynila na nakapak na. Dito na nagmamagic si Jane. Sinashampoo, kinukulot, inesterilize at ginugupit. Ilang araw na pinapatuyo at pinoporma bago maging ganito. Ang fake eyelashes ng mga kilalang brand ay umaabot hanggang 1,000 pesos pataas, pero kay Jane, mas abot kaya daw ang halaga. Sa panahon ng graduation at kasalan, hindi na raw makakakurap sina Jane sa dami ng order na umaabot hanggang 1,500 eyelashes sa loob lang ng 2 linggo. Nakakalaan mo, ang simple, pero haba pala ng proseso para lang gawin yung mga pilik mo dito, tulad ng suot ko. At ang kagandahan dito, pwede mo pa siya masuot ulit. After using, tanggalin mo lang siya na maayos, tapos wash mo lang para matanggal yung adhesive, pwede ka na ulit rumampa kasama ang iyong false eyelashes. At hindi basta-basta ang mga suki ni Jane. Ang sikat na singer na si Angela Bofill daw, 2 bag ng pilik mata ang inuwi sa States pagkatapos ng concert niya dito. Yung pilik mata daw ni Casey sa play na The Little Mermaid, gawa rin ni Jane. Pati pilik mata ni Pacifica Falayfay, dumaan din sa kanilang mga kamay. Mula sa usapang pilik mata, dumayo naman tayo sa mga literal na hindi kumukurap. Ay, eto na sila, kausapin natin. Hi! Hello! Uy, anong pangalan niyo? Iba ang hanap buhay na ito. Parang ibang taga-gobyerno, kikilos lang. For their effort. Pag naghulog ka na ng pera, mime artists o dancing statues ang tawag sa kanila. Isnabero sa personal sina Mickey at William ng grupong Pilios Dancing Statues. Bawal silang magsalita. Sa break lang nila, narinig namin ang kanilang boses. Nung una sa YouTube, ma'am, tapos inailang po namin dito sa Pilipinas. 6 years na silang nagbubuhay statwa at nabubuhay sa trabahong ito. Yung pasayin yung tao. Isang oras ang kailangan para mag-transform at maging isang human statue, pero hindi ito ang pinakamahirap. Sinasapak nito eh. Sinasapak ikaw? Nakulong ka, di ba? Sino nga ba ang makakaisip ng racket na environment-friendly na kikita ka pa? Yung isa, reuse at recycling. Yung isa, conservation ng galaw at laway. Amelyn Veloso po, Dokumentado.